gold more earning, mga karabite. It's time to shine. Today's episode po is all about rabbitry, of course. Meron po tayong episode ngayon na gagawin. Request po ito ng ating pong bayaning OFW na si Ma'am Mirna Alsagaray. I hope I pronounce your surname correctly, Ma'am. Ma'am Mirna, this episode is especially for you. So, ang tanong po ni Ma'am Mirna, gusto na daw po niya mag-settle down sa Philippines, ano? Nagtatrabaho po siya sa Bahrain. Isa po siyang OFW doon. For 7 years na daw po siya doon. Gusto daw po niya mag-rabbit tree business. So, ang tanong po niya, mga ka-rabbit ting, ano daw po ang magandang alagaan? Since beginner lang daw po siya. At natatakot daw po siyang mamatayan ng mga rabbits. At hindi daw po kakayanin po ng kanya pong bulsa kung siya daw po ay mamamatayan ng kanya pong mga alaga. And then of course yung gagastusin po niya sa setup, papatagin po niya yung lugar nila, papatayo po siya ng ample shade area doon para kabitan po ng kanya pong mga, what do you call this one, cages, of course. And then talagang gagastos siya. So, sa madaling salita. So, ang gusto niya pong malaman, mga karabiteng, kung beginner ka, ano ba yung magandang panimula na dapat magandang alagaan na rabbit? Okay. Based po sa aking pong experience, Ma'am Mirna, ako po ay nagsimula lang po ng mag-alaga po. Lagi ko po itong sinasabi sa akin po mga naunang vlogs. Nag-alaga lang po ako, mga karabiteng, ng dalawang paris. Ito pong dalawang paris na ito ay binili ko po siya sa pet shop. Yan. Sa Santa Lucia Mall. Yan. Sa may Kainta po. Tandang-tanda ako po yan. Binili ko po siya dyan. Okay. Yung rabbit po na binili ko ay may pagkamahal. Dalawa po siyang paris at hindi ko pa po naiintindihan nun kung ano po. Ayan, naputol po tayo, mga karabit team, because I'm just using cellphone and meron po yung tumawag. So, naputol po tayo. Anyways po, mga karabit team, balik po tayo. So, binili ko po yung rabbit na yun na dalawang paris na medyo may pagkamahal. Nung umpisa po, Ma'am Mirna, hindi ko po alam kung ano po ang, kung ano po ba yung F1, kung ano po ba yung Pure, kung ano po ba yung New Zealand or Cali. Hindi ko po siya kabisado lahat. Or sa madaling salita, wala po akong masyadong idea pa sa rabbit tree business. Okay, bago po ako nag-rabbit, nagsimula po ako umaten ng mga seminar. Pero, nung umatin po ako ng unang seminar, hindi ko po siya na-digest mabuti. Means to say, yung naghahalo po yung aking pong damdamin na it's either yes or it's either no. Ibig sabihin, yes, magra-rabbit ako. I will try. No, ba't ako magra-rabbit? Eh, busy naman ako sa ibang pinagkakaabalahan ko. So, naghahalo po, 50-50 ako noon. So, sa madaling salta, dahil 50-50 po yung pakiramdam ko, hindi ko po na-focus kung ano po yung mga rabbit na dapat po palang alagaan. So, tulad po lang nasabi ko po sa iba ko pong vlog, umaten pa ako ulit ng seminar in order for me to understand more further details about rabbitry business. So, Ma'am Mirna, ang payo ko po sa inyo, magsimula lang po muna kayo sa mababang klase ng rabbit. Huwag po muna tayo mag-import or kumuha ng mga mamahaling rabbit. Kasi po ito pong mga alaga po natin na ito ay pag-aaralan pa lang po natin. So, ang advice ko po sa inyo, kung malawak naman po ang ating pong bulsa, pwede po tayong sumabak na kagad
sa malaking halaga ng rabbit. Pero, lagi nyo pong tatandaan, Ma'am Mirna, ano po ba yung purpose ng rabbitry ninyo? Ito po ba ay meat type, pet type, or whatsoever? So, focus po kayo sa purpose. Next po, mga karabiteng, Ma'am Mirna, kung kaya naman po natin bumili ng import, why not? Based po sa experience ko, tingnan nyo na lang po ito, mga karabiteng. Bibili ka po ng rabbit na local, 600 pesos ang isa. Palagay na po natin 600 pesos ang isa. Excuse me po sa mga nagra-rabbit. Ang local po, bibili mo po siya ng 600 pesos ang isa, pares 1,200 pesos. So let's do the mathematics. Bibili ka po ng import, 25,000 pesos ang isa. 50,000 ang pares. I quote, 50,000 ang pares. Okay. Si 600 pesos na naging 1,200 dahil mag-asawa na sila, nanganak. Okay, nanganak po siya ng, palagay na natin 10. Nanganak po siya ng 10. Ibebenta mo siya ng 600 din ng isa. So magkano po yun? 600 times 10 anak, 6,000 pesos. Tama po ba? Ngayon po, let's go back naman po kay 50,000 dalawa. Nanganak po si 50,000. Okay, magkano po ang island born po natin dito sa Pilipinas? Palagay na lang po natin, I quote again, mga karabiteng, 10,000 peso-pesoses ang isa. Isang island born. Okay. Magkano po yung 10, 10,000 pesos? Ayan, mathematics. Kayo na po ang mag-compute. Ah, diba? Ikumpara nyo po yung 100,000 sa 6,000 pesos. Same effort, same energy, same waste of time. Of course, bakit po nasabi kong waste of time, Ma'am Mirna? Dahil po, kinukultivate po natin yung alaga po nating rabbit. Means to say po, Ma'am Mirna, kailangan po nating mag-antay hanggang siya po ay pwede ng pa-stud at hanggang siya po ay manganak after 1 month. So, what are we waiting for? We are waiting for the yung time frame po. So, same time, same effort, same energy, ano po yung equivalent ng kita? Lalo na po sa akin, I am not getting any younger. So, kung magpo-focus po ako sa mga tigsi 600 pesos, papano po ang mathematics ko at the end of 6 months, at the end of this year? Sa akin lang po yun, Ma'am Mirna. Kung kaya nyo naman po i-upgrade ang rabbitan ninyo or yung alaga po ninyong rabbit in order for you to earn extra numbers, much better. Well and good. But, kung pag-aaralan po natin muna, trial and error, testing muna po tayo. Gusto ko ba yung rabbit? Bibili po muna ako ng konti. And then, ina-nurture ko sila. And then, titingnan ko po kung bagay kaming dalawa. Baka mamatay isang araw. Baka pag namatayan ako ng 4 or 5, mawalan na ako ng gana. Kasi marami po tayong mga karabitero at karabitera na nawawalan po sila ng pag-asa. Especially po pag namatayan po sila ng rabbit. At ito pa po, hinihintay-hintay po nila na magbuntis yung rabbit nila. Nung nanganak, 8, 9, or 10, or 7, patay lahat. So, nararamdaman nyo ba yung feeling? Diba? Naintindihan nyo ako? Hinintay-hintay mo mag 6 months, hinintay mo mag 1 month para mabuntis at manganak, and then mamamatay lang pala ang mga anak. At meron pang isa, nanganak nga ng 7, araw-araw may namamatay. So yung iba, Ma'am Mirna, nawawala na ng pag-asa. So nakikita nila, pakain ng pakain, bili ng pagkain. Ha? Araw-araw pinupuntahan mo, hindi ka makaalis kasi 5 o'clock magpapakain ka na ng mga rabbit mo. Tapos yung ginagawa po natin ngayon, oh, nandito po tayo sa dayamihan. O kumukuha po tayo ng dayami. Tapos tatanungin ka ng iba, meron po ba kayong budget meal? O di ba nararamdaman mo yung feeling?
So, hindi po ganun kadali. So, kung ipo-focus nyo po ang pagra-rabbit, isipin nyo po, ito po ba ay gagawin nyo na po bang business? O trial and error lang po tayo? So, it doesn't matter po, Ma'am Mirna, sa ngayon, sa umpisa, kung mamahalin man ang rabbit mo or hindi. Pure man ho yan, F1 ba yan, F2 ba yan, o F3 ba yan, o F4, F5, F6, F7, kahit na F100 pa yan. It doesn't matter. As long as may purpose po ang rabbitry ninyo. Kung meat type po, focus po kayo sa quality and weight. Yun po ang importante kung mag-meat type po kayo. Ngayon, kung magpe-pet type po kayo or fancy type, it's up to you to decide. Ano po bang quality ng rabbit ang hanap ninyo? So, sa quality po ng rabbit, doon po nagde-derive yung presyo po ng mga rabbitero. Kasi po, ang pag-aalaga po ng rabbit ay liabilities. Ang lahat po ng rabbitero, Ma'am Mirna, sila po ay namumuhunan. Hindi lamang po ng pera, kundi pagod, oras, at lahat-lahat na. Minsan, pati po love life na isa sa alang-alang dahil po sa pagra-rabbit. So, i-consider po natin yung mga bagay na yan. Ma'am Mirna, wala ka namang ibang bibilan ng rabbit mo, kundi ang mga rabbitero din. Lahat po ng kukunin mong rabbit ay definitely manggagaling sa mga rabbitero. So, igalang po natin ang mga presyo po ng mga rabbitero. So, Ma'am Mirna, ang sa akin po, kung ano po yung kaya ng bulsa ninyo, dun po kayo mag-start. Huwag po nating pilitin na tayo po ay mag-pure kung hindi naman po kaya ng bulsa natin. Like what I have told you, ako po ay started po sa 4 na peraso, 2 paris. Ngayon po, 100 mahigit na po ang alaga ko. Wala pa po akong 1 taon na nagra-rabbit. So, based on my experience po, darating din po yung time natin. Pero habang hinihintay po natin yung time natin, we need to think fast, smart, at dapat po may time frame. Yun lamang po, Ma'am Mirna. I hope nasagot ko po ang inyo pong katanungan. Habang ako po ay naghihintay dito at ako po ay nagkaroon ng time mag-vlog ngayong araw na ito, at sa mga karabit tenko, thank you so much po again for watching and for your continuous support. At sa lahat po ng mga papuri ninyo na pinapadala sa aking messages. Opo, again po, sasagutin ko po sa inyo, hindi po tayo nag-out ng 3 months, ang 2 months old na rabbit. So patawarin nyo po ako kung naghihintay po kayo kasi kailangan ko pong i-out po ang ating pong mga alaga ng 3 months old. For your own good and for their own security. Bakit po? Malakas po kasi ang mortality ng 2 months old. At yung 2 months old po natin ay kawawa naman po yung customer po natin kung sila po ay mamamatayan lang ng kinuha sa atin. So, mga karabiteng, 3 months old lang po tayo. Sa akin po yun ha. Anyways po mga karabiteng, kung bago ka pa lang sa channel ko at naligaw ka, abay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin ang notification bell in order for you to get notified whenever I upload a newest video. Let's talk more business opportunity about rabbitry. Thank you so much guys for watching. Happy farming everyone. I love you all mga karabiteng. See you soon.